dito eh. Wala din dito si Lola. Baka lumabas. Good. Ready na tayong pumasok sa baon para hanapin si Lola. Oo nga. Saan nga naman kaya tayo pupunta? Bakit kaya hindi tayo umikit? Tapos, sabay tayong dadampot ng prutas. Kung ano ang nakuha natin, yun ang alamat na mapupuntahan natin. Oo nga. E paano kung magkaiba tayo? E di, uulit tayo ng uulit hanggang sa magkapareho tayo. Ano, game? Sige, game na ako. Sige ah, bibilang ako ng tatlo. Tapos, sasabihin ko, go. Sabay tayong dadampot ng prutas, ha? Sige na, pikit na. 1, 2, 3, go! Uy! Kuya, parehong lansones yung nakuha natin! Dali, kuya, bilis! Anong ginagawa niyo dyan? Eh, naglalaro po kami ng tataguan. Di ba, Jewel? Opo, naglalaro lang po kami. Talaga? Kaya pareho kayong magtatago dyan sa baol. Sino ba pinagtataguan nyo? Ako, matagal na akong curious kung ano meron sa loob ng baol na yan. Sandali. Matignan nga. Sabi nila, panaginip daw, kabaliktaran. Kaya ibig sabihin, pag pumasok tayo sa baul, dapat hindi tayo mahuhuli. Correct. Sana makita natin si Lola Tasha sa pupuntahan natin. Namimiss ko na kasi siya eh. Kailan kaya siya babalik? Tahan na. Anong umiyak? Kaya sa susunod, huwag nang matigas ang ulo natin kay Lola, ha? Tara na. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita ang Lola. Bakit hindi maaari kainin ang bunga ng punong ito? Bakit nagkaroon ng lason? Sinumpa ang punong ito ng isang diwata. Dahil dito, namatay ang kanyang kapatid. Kaya ako'y pinagbantay na maghintay ng isang taong may mabuting kalooban na handang ibuwis ang kanyang buhay upang mawala ang lason ng bunga ng puno ito. Ay, nakakaawa pala yung taong yun. Ngunit, mabubuhay din ito kapag nawala ang lason sa bunga ng puno ito. Kaya ikaw, Pislok, huwag na huwag kang magkakamaling kainin ang bunga ng puno ito. Kaibigan sa puno, sana magustuhan mo yung dala ko para sa'yo. Walang laso ng mga prutas na yan. Makikipag-usap sa puno? At dinalahan pa ng fruits? Eh, ang dami namang bunga ng puno, oh. May tiniling yung bata. Tago tayo, dali! Tago tayo! Pislok! Kanina pa kita hinahanap! Anong ginagawa mo dito? Huwag na huwag kang titikim ng prutas na yan, ha? Dahil lasa ng bunga niyan. Dinalhan ko lang ng pagkain ng aking kaibigan, Ate Adalia.
Ika na nga, umuwi na tayo. Jumay, nakita niyo yun? Yung prutas? Hindi. Yung babae. I think I wanna marry her. Ganda niya. Ay, may Jewel. Tingnan niyo, wala yung prutas. Naku, huwag tayong pipitas dyan. Narinig niyo, di ba? May lasan daw ang mga prutas na yan. Kore ka dyan, Jewel. Puno yan ang lansonis. As in, lasonis. Tama ka dyan. Tara, papilan natin si Lola. Tama, kina. Tabi-tabi po. Bukas, bibingan ko ulit. Bukas ulit, bibingan ko ulit. Magsa, makaibin ako ng marami. Good. Ano pangalan niya? Siya si Ate Adalia. Adalia po ang magiting na Raha. Inahandahan nyo. Ang bilis-bilis na maglakad. Pagod na ako. Ikaw lang naman yung mabagal. Hindi naman kami mabilis eh. Ah! Ano ba? Walang yung bilangga ako. Duhaan, bumalik ka dito. Pabayaan mo na siya, Rickstor. Sige ka, kawawa ka. Pag binalikan ka nun. Paano naman magiging kawawa si Rickstor? Parang naman hindi mo naman kilala si Rickstor. Kulay ka dyan! Pag bumalik ka yun, imamano-mano ko yan! Kaya-kaya ko suntukin yun! Rickstor, bumalik! Ay, boy, Jumel, bahala na kayo! Sagipin niyo ako! Hindi ako marulumagay! Ang sino mang magtangka, kainin ng bunga. Adalia. Magiting na Raha. Kanina ka pa namin nahanap. Matagal mo na ako nabiyag ng iyong kagandahan. At di na ako mapayag na mawala ka sa aking paningin. Sasama ka na sa akin ngayon. Adalia. Miss Lok, anong ginagawa mo dito? Iwanan niyo muna kami. Ate Adalia, huwag kang makipag-isang dibdib kay Raha Sam yun. Ayoko sa kanya. Mukhang masama ang kanyang ugali. Ako man ay walang pagtingin sa kanya. Ngunit anong magagawa ko? Makapagtumanggi ako kung anong gawin niya sa ating dalawa. Makas tayo. Alam mo, kahit saan pa tayo magpunta, masusundan niya tayo. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Maaring pinakda ito ng tadhana upang guminhawa tayo. Kailangan mo ibenta ko nito bukas. Gugutom na ako.
Lahat ng iyong nais, pati na iyong kapatid, ay mapapasa inyo. Huwag na huwag niyo lang akong susuwayin. Maliwanag ba? Mahal kong kabiyak. Magiting na Raka, may nahuling kakaibang hayop si Nasdan. Papasukin po ba sila? Pasukin niyo! Mahal naming rahasam yon. Lahuli namin to sa gitna ng kagubatan. Suot ang ginto ang sombrero. Inilipad yan ng malakas na hangin. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan nila lang. Ikulong niya yan! At iyak hindi niya makatakas. Kung sino ang magtakang palayain yan, papalapa ko sa mga alaga kong mababangis na hayop. Ay, ang pinagkakaguluhan nila. Baka nandun si Richard Gutierrez at saka si Angel Oxin. Rextor, kahit mami nila hindi pa buhay sa panahon ito. Eh, bakit sila nagkakagulo? Oh. Halika, tignan natin. Sige. Natin, dali. Hindi ko bumunggo sa'yo! Hindi ko yan ang nangyari sa kanya. Uy, siguro. Nagutom yung magdinakaw niyan, kaya kinain ang bunga ng puno. May dayo lang yan eh. Hindi niya alam yung puno na yun. May laso niyan eh. Ang dami niyang kinain. Ang bubula ng bibig ko. Ang dami niyang nakain. May salamir ka bang nakaw niya? O, di ba mo? Mantayan niyo mabuti ang kakaibang hayop na yan, ha? Habang wala ko rito. Opo, Magiting na Raha. Magiting na Raha, mukhang nanihina na siya. Baka kailangan niya na ng manggagamot. Mahal kong asawa. Huwag ka mahuhulog sa mga bitag na mga ganyan nila lang. Dahil ito isang uri ng panlilinlang upang siya'y makalaya. Kaibigan sa puno, bakit hindi mo kinaya ang mga handog ko sa iyo? Hindi mo ba nagustuhan? Sa'yo pa naman to. Bata! Kinakausap mo na naman yung puno! Oo nga. O, Jumel! Sino siya? Sino siya? Huwag kang matakot! Kaibigan namin siya. Mabait siya. Siya si Rextor. Ako pala si Jewel. Ito ang kuya ko, si Kuya Epoy. Ako naman si Pislok. Hindi yung punong kinakausap ko, kundi nakatira sa likod ng puno. Kaibigan ko siya. Sa likod ng puno, may kinakausap ka. Bahay ba to? Wala namang punta na wala namang pintuan. Hello! Everybody home! Pislok, niloloko mo ba kami? Hindi ko kayo niloloko. Pinapagtaka ko lamang. Dalawang araw niyo na ako hindi sinasagot. Tsaka aking manog, hindi niya na kinakain. Ano kayo nangyari sa kanya? Ano nangyari? Wait a minute, wait a minute. Pislok! Ginagawa mo. Are you okay? Oo naman. Tinitignan ko temperature mo eh. 37 naman normal. Mabuti pa. Ipakain mo na sa amin yan. Kung gusto mo. Akin lang yung maliit, pwede? Sige. Okay. Kuya, di ka ba nabusok sa kinain natin kanina? Ang sarap eh. Ang swetod niyo talaga ng ate mo, Pislok. Ang laki-laki ng bahay niyo. Tapos, ang dami niyo pang pagkain. Mas maligaya pa kaming dalawa ni Ate Adalia noon kahit maliit pang aming tahanan. Ano ka ba sabihin? Tulungan mo ako! Kaibigan Pislok! Kaibigan ko sa puno! Tulungan mo ako, Pislok! Nahuli nila ako sa kagubatan. At tangan nila ang gintong sombrero.
ako sumiro. Yun lang ang magbibigay ng lakas para sa akin. Kulang bantay! Ah! Sarapin niyo! Diyan! Eh, pwede naman ito sa ilalim! Hindi lang malaki! Uray! Kira! Tunit! Ako, hindi dumadating! Pusin! Silbe! Paano nakawala? Nakita ko si Pislok kasama ang dalawang bata at isang uri na hindi ko mawari kung ano. Baka nagkakamali ka. Magiting na raha. Nawawala ang ganito ang sombrero. Kailangan niya mahuli si Pislok at ang mga kasama niya. Kamatayan ang kapalit sa mga ginawa nila. Huwag maawa ka sa kapatid ko. Pag di nyo nahuli si Pislok, ang babae nga nagpalapas sa mababangis sa hayop, saan bahing kayo nang galing? Bakit kayo napadpad dito? Taga Maynila kami. Maynila? Malayo ba yun? Malayong malayo. Inaanap nga din namin si Lola. Kaya kami lupot na dito. At hanggat hindi naman siya nakikita, hindi kami titigil sa maghanap sa kanya. Mahal na mahal niyo siya? Mahal na mahal ko siya. Kasi siya lang kamukha ko. Anong gagawin niyo, ha? Saan kayo pupunta? Hoy! Andito ko! O ano? Lalaapang kayo, ha? Mga apo, hindi ko kayo hahayaang mapahamak hanggat makakaya ko. Tutulungan ko kayo. Diyan! Akala ko last day ko na. Nakakita ko. Ang laking sawa! Bakit ka umiiyak? Nakakita ka na sawa. Nasaan si Pislok? Nasaan? Ko alam! Nakikiusap ako. Parang ako mo na gagawin ko lahat ng gusto mong iutos. Ipangako mo lang sa akin na hindi mo siya sasaktan. Tama ba'y narinig ko? Lahat? Sige. Pumitas ka ng buwan ng punong yan. At kainin mo. Ano pa hinihintay mo? Pumitas ka ng prutas na yan. At kainin mo!
Ate! 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 Uwisin ka! Ate! Uwisin ka! Tama na yan! Huli niyo sila! Huwag ka dito, dali! Ano ba nangyintay niyo? Natatakot kayo sa kakaibang hype na yan? Huli niyo yan! Kay Lola? Siguro. Isama mo na lang kaya yan bukas sa mga nakolekta natin. Halika na. Tara. Malapit na. Malapit na mga apo ko. Itinuturo ko lang sa inyo ang tiyaga at katatagan ng loob. Jewel, alam mo ba yung mga bata wala pa 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kasama nila ang parents nila, guardians nila, family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara!